pagsisimula nito, ang Ebanghelyo ngayon ay tila kalabisan na inuulit ang eksena noong nakaraang linggo kung saan nagpakita si Jesus sa mga alagad, ngunit may ilang pangunahing pagkakaiba. Una sa lahat, ang kaganapan ngayon ay naganap habang ang mga alagad mula sa Emmaus ay nagpapaliwanag kung paano si Jesus ay kasama nila sa daan at sa hapag. Pangalawa, walang sinasabi si Lucas tungkol sa mga nakasarado na pinto. Sa wakas at dikit sa lahat, ang mga alagad ay hindi nabalisa sa panganib na dulot ng kanilang mga kalaban. Sila ay nabalisa sa presensya ni Jesus. Ang kaguluhan, pagtataka at takot ay mga normal na tugon sa pakikipagtagpo sa Diyos o mga anghel. Kung ang isang paglubog ng araw ay literal na nakakabighani at ang himala ng buhay ng isang bagong panganak ay maaaring magudyok sa iyo sa kaluluwang nanginginig, gaano pa kaya ang pakikipagtagpo sa Diyos? Ang sinumang may mabuting pangunawa ay mabibigo sa gayong hitsura. Kung hindi o kung ang isang lumalabas ay hindi nagsasabi, huwag kang matakot. Ang bisita ay malamang na hindi isang makalangit na nilalang. Tinanong ni Jesus ang mga alagad, bakit kayo nabagbagabag? Bakit may mga tanong na pumupukaw sa inyong mga puso? Hindi ba iyan ang parang pinakawalang muwang na tanong sa mundo? Pagkatapos ay pinaliwanag ni Jesus na ang kanyang makalupang wakas ay binago ang lahat ng kanyang muling pagkabuhay sa gitna nila. Sinabi niya sa kanila na ilalabas ng kasamaan ang lahat ng kapangyarihan nito sa pagtatangkang puksain siya. Ngunit nang mangyari ito, tila napagpasyahan nila na ang kanilang mga taon na kasama siya ay isang maganda, mahirap, ngunit imposibleng panaginip. Iyon ang kanilang estado nang siya ay tumayo sa gitna nila. Hindi lamang ipinakita ni Jesus sa kanila ang mga pilat ng kanyang paghaharap sa kasamaan. Tiniyak niya sa kanila na siya ay totoo. Hindi nila maiintindihan iyon hanggang sa binuksan niya ang kanilang mga isip upang maunawaan ang mga kasulatan. Tulad nating lahat, ang mga disipulo ay may sariling ideya tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at sa papel ng isang tagapagligtas. Bagamat naging napakaganda ang kanilang panahon kasama si Jesus, matagumpay silang umiwas sa kanyang mga turo tungkol sa isang tagapagligtas bilang pakikiisa sa lahat ng nagdurusa sa isang Diyos na hindi nakikialam sa kasaysayan sa pamamagitan ng direktang banal na kapangyarihan. Ilang beses sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagiging dakila sa pamamagitan ng paglilingkod bilang pinakamababa. Nabigo silang maunawaan ang katotohanan na hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa sa sandaling ito, ngunit tungkol sa mismong katangian ng Diyos na nag-aanyaya, ngunit hindi kailanman nagpipilit sa atin sa anumang bagay. Namangha at natutuwa sila sa pagpakita ni Jesus. Matagal pa rin nilang napagtanto na kung sila ay magiging kanya, sila ay makikibahagi sa sarili niyang kahinaan.
isinalaysay ng kanyang mga kamay at paa ang bahagi ng kwento. Ang kanyang mga sugat ay nagpapakita ng puot ng kasamaan, kasabay ng pagpapahayag na walang kasamaan, walang pagdurusa, walang digmaan o sakuna ang makapipigil sa kabutihan ng Diyos. Sinarapi rin sa kanila ng katotohanan ito na wala silang magagawa o masabi o maisip na makakapigil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Gaya ng nakikita natin sa unang pagbasa ngayon, sa kalaunan ay naunawaan iyon ni Pedro. Kaya, maaari niyang sisihin ang mga taong sumuporta o hindi nag-alala tungkol sa pagpapako kay Jesus sa krus. Itinatwa mo ang banal at matuwid at mas pinili ang isang magnanakaw. Hindi iniisip na ang Diyos ay magwawasto sa kanya sa pamamagitan ng pagbangon sa kanya mula sa mga patay. Sinundan iyon ni Pedro sa pagsasabing, "Kilala kita at ang iyong mga pinuno kumilos dahil sa kamangmangan." Ngayon, iyon ay isang himala. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan na si Jesus ay naaawa sa kanyang mga mang-usig. At sinabi ni Jesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lumapit si Pedro sa wakas na iintindihan na ang Mesiyas ay magdurusa. Napagtanto din iyon ni Pedro. Maaring baguhin ng Diyos ang pagdurusa, kasalanan, pagkasira at pagkabulag sa mga bagong karanasan ng biyaya kung buksan lamang natin ang ating sarili sa Espiritu. Ano ang sinasabi nito sa atin ngayon habang nakikita natin ang labis na paghihiganti na isinagawa sa Gaza at ang bangis ng pagharap sa kamatayan, kasamaan sa Ukraine at iba pang mga bansa tulad ng Democratic Republic of Congo, Mozambique, India at Syria upang pangalanan lamang ang ilan sa napakaparami. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na magbalik loob. Ibig sabihin, magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Nais niyang paniwalaan nila ang eksaktong ipinahayag ng kanyang krus. Ang kapangyarihan ng pang-aapi, pagkamuhi at pagkapit sa nangingibabaw na makamundong kapangyarihan ay mabibigo. Hindi lamang sa huli, kundi sa tuwing may inosenteng tao na tatayo sa kanila. Kaya naman si Jesus at ang kanyang mga tagasunod ay lubhang mapanganib sa mga dakilang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpapakita, inaanyayahan ni Jesus ang mga disipulo na lumampas sa takot at walang paniwala at magsimulang kumilos ayon sa paniniwala na ang tanging pangmatagalang kapangyarihan ay ang pag-ibig. At ang gayong pag-ibig ay nakakagambala sa marahas na higit sa anumang sandata na magagawa. Pananampalataya sa muling pagkabuhay. Ito ang tawag sa atin na maging isang matapang na nagmamahal na makabago. At alam natin na sa tulong ng Diyos, hinding-hindi masusupil ang gayong pag-ibig. Amen.